Pagpalang hapon po sa inyo, Bernis ngayon, araw ng Bernis ngayon. Mayroon lang po ako sa inyo na papakita po na mga aking gamit. Ayan po, yung gamit ko po na nakalap. Ayan po. Ayan po yung mga gamit ko po na nakalap. Tinatago ko lang muna. May nag limo sa akin na ready na po ito. Dito na po yung lahat nakalagay yung kailangan niya. Ito ay mayroon lang po akong ikakwento sa inyo bago po ako naging naghanap ng mutya. Nung una po is hindi po ako talaga naghanap po ng mga mutya. Ang sa akin lang po is mai-vlog ko lamang ito ng mga iba-ibang klaseng mga bato po na nakikita na kakaiba. Bago ko po ito natutunan, ay isishare ko lamang po sa inyo na ako po ay yung anak ko po nung time na naghahanap ako, start po ako nung April nung 2001 po eh, mga March, mga May, yun po. At yung anak ko po ay sinapian nang hindi ko alam kung anong kadahilanan bakit po nasapian yung anak ko. Talagang pinasok talaga siya ng masamang elemento. At pasalamat po ako sa aking maestro na siya talagang tumulong sa akin ng time na yon. Nung tinawagan ko siya ng alas 9 ng gabi at ako po ay humingi sa kanya ng tulong sapagkat ako po ay wala pang alam pagdating sa mga spiritual noon. At napakabilis naman po niya na nagsabi na ang dapat na dasalin ay ang yung ama namin. At yun lang daw ang aking sasambitin lagi at yun daw ang aking idadasal at ipapadasal sa bata. Kasi nga po, bata pa yung anak ko, bunso ko, yun talaga ang tinira nila. Isip ko noon na talagang balisa na talaga kasi wala akong alam pagdating sa spiritual at pagdating sa mga dasal na panlaban sa mga masasamang pagpapasapi. At yun po, ang aking maestro ay nagsambit na kunin ko daw yung kidlat na dignum. At ito nga po yun, yung kidlat na dignum. Ayan po. At saka po, ilalagay daw po ito sa tubig at dasalin yung binigay niya sa akin na dasal at hindi ko na po sasambitin na magnum dignum na dasal. At ipapainom po ito. Kasama po yung ilalagay ito sa tubig, tapos dasalin yung magnum dignum na usal. At yun po, ang aking anak ko ay nanumbalik sa kanyang katinuan. At nung aking tinanong kung anong nangyari sa kanya, at ang sagot po ng anak ko ay dinala siya sa isang kuweba na maraming kandila. At doon po lahat sila, marami daw po sila doon sa loob ng kuweba na nagdadasal doon at kaharap nila ang isang demonyo na pinagdadasalan ng mga tao na yon. At yung anak ko daw po ay sinusunog sa mga kandila, napakamaraming kandila. Yun pala, yung anak ko noon is napakainit ng kanyang katawan. At ito po, nabiblia nito. Ang grabe yung papasalamat ko po talaga dito. Nung pinahawakan ko po ito sa aking anak, ay humiyaw po yung sumanib na babae sa anak ko. Humiyaw po yon. At nung tinuruan po ako ni master ng dasal, at nag-uusal din po ang aking master sa cellphone na messenger lang po yon. Yon po, at patawa-tawa pa yung ano, yung nasa loob ng aking anak na sumasapi. At nung nakainom na po ng itong kidlat na dignum, nakainom na po siya ng tubig at saka yung usal na ama namin at saka sumasampalataya at saka abaginong Maria,
At saka dinasalan po ng dasal niya na binigay na Magnum Dignum at ito po na nakalagay doon sa tubig. Yun po, at umalis na po yung nagsapi po sa anak ko na isang babae. Sa aking karanasan, bilang isang kagaya ko po na naghanap ng ganitong mga uri ng mga gamit, nag-aral po ako at humingi pa ako ng basbas sa aking maestro na bigyan po ako ng kanyang basbas na magiging isang marunong sa lahat ng karunungan ng Ama o karunungang lihim ng ating Diyos na tagapaglikha. At nabigyan niya po ako ng mga dasal at tinuro niya po sa akin ng lahat na mga kailangang gawin. Yun po ay aking sinunod lahat, at sa ngayon po ay sa awa ng aking Ama, sa ating Amang makapangyarihan sa lahat, ay nabigyan po ako ng basbas na sa ating Ama, na ako po ay isang ganap na antingero po, na naghahanap po ng mga uri-uri na ibinibigay niya, nakusa ng Ama at ipinapakita sa akin. At saka yung mga panggagamot, at ayun, nag-uumpisa na po akong nanggagamot sa awa ng Ama. At sa kay Jesus ay ginagabayan po tayo ng Diyos Espiritu Santo, at sa ating mahal na Birhen, siya po ay lagi kong tinatawag, at ako po ay naghihingi sa kanila ng gabay, lakas at kanilang kapangyarihan na ako po ay protektahan sa araw-araw po. At nung tinanong ko po ang aking master kung ano po ang aking gagawin, ay sabi ng aking master ay ikaw ay nabasbasa na, at ikaw ay maniniwala lamang sa ating Diyos ng langit at hindi sa Diyos ng lupa. Ang kapangyarihan ng Diyos ng sa langit ay malakas, sapagkat siya ang tagapaglikha. Ang nagkukunwari na sila ay Diyos ay sila ay matatalo habang buhay, sapagkat sila ay hindi naniniwala sa Diyos na tagapaglikha. Naniniwala lamang sila sa Diyos na Diyos-Diyosan nila. Iyon po ay mali. Yun po ang aking karanasan sa aking anak na babae. At ngayon po ay doon po ako naniniwala na ang spiritual talaga ay kayang wasakin ang lahat, magawa lamang ang kanilang gusto, at yung kanilang gustong ipakita na sila ay makapangyarihan. Ngunit ang makapangyarihan lamang ay si Jesus at ang ating Amang tagapaglikha at sa ating Diyos Espiritu. Doon ko po nalaman kung paano at kung ano ang dapat gawin bilang isang matatag at ipaglaban ang kanyang anak, sapagkat po ang anak natin ay atin po yan na binabantayan, at sila po ang ating nagbibigay ng lakas sa atin. Ngunit minsan po ay tayo po ay binibigyan ng pagsubok ng ating Ama, at kung ano ang ating gagawin ay sa atin din po ito manggagaling, at binubulong lamang niya po ito at sinasabi na ito ay iyong gagawin para ikaw ay matulungan at ikaw ay gabayan, at ang iyong paniniwala kay Ama ay dapat mong patunayan. Kasi dati po talaga naman po ako lang man po, ang isip ko lang po dati ay mag-vlog lamang. Talaga naman po na ang pananampalataya ko sa Ama ay maliit lang po, sapagkat ako po ay wala pa akong alam noon pagdating sa mga pang-espiritual. At ngayon po ay natutunan ko na po. Salamat po sa iyo, Master. Alam mo na yon, hindi na kita sambitin, Master. At lagi ka naman nanonood sa aking mga vlog, Master. Maraming salamat sa iyo. Ito ay akin lamang sinishare sa inyo. At shout out ko pala yung mga kaibigan natin, mga kapatid natin dyan.
sina Ma'am Komi Kanahap Kanahap ayun po, at saka sina Rolin Vargas sina Prex Official at saka si Team Jido, mga Supremo, mga Antingero, mga taga Malaysia, new subscriber ko sa Malaysia, maraming maraming salamat sa inyo. At saka sa kay Janet Diasis, sa mga Antingero, Antingira, magandang hapon po sa inyo at mapagpalang araw at God bless you all.